Paano kapag ginagamit ka lang niya tapos iiwan kapag hindi na kailangan? Gusto ko lang munang i-remind sa'yo, boss, na deserve mong tratuhin at mahalin ng tama, kagaya ng pinaparamdam mo sa isang tao. Kaya narito ang limang senyales na peke ang pagmamahal ng isang tao sa'yo. Una, wala siyang pangarap para sa inyong dalawa. Kapag mahal ka kasi ng isang tao, gumagawa na iyan ng plano para sa future ninyo. Hindi yung plano para anakan ka lang, kuyaman mo ang habol niya para umangat siya at hindi para sa inyong dalawa. Pangalawa, pinapabayaan ka. Alam mo yung parang wala lang, pwede mong gawin lahat ng gusto mong gawin. Wala siyang pakialam kung saan ka pupunta o kung sino ang kasama mo. Ibig sabihin, peke ang pagmamahal niya sa'yo. Kasi kung talagang mahal ka ng isang tao, hihigpitan ka niyan, hindi yung tipong nasasakal ka na. Paghihigpit na mararamdaman mong takot siyang mawala ka sa buhay niya. Magsiselos iyan, magagalit, lalo na kung hindi mo siya ina-update sa mga ginagawa mo. Hindi rin niya hahayaang sa iba ka sumasaya. Pangatlo, wala siyang effort na ginagawa para sa'yo. Napaka-obvious nito, mga boss, na peke ang kanyang pagmamahal. Kasi ang totoong nagmamahal, lahat gagawin niya mapasaya ka lang. Magsisave iyan ng pera, oras, energy at atensyon para sa'yo. Hindi niya iniisip ang sarili niya kasi ang mapasaya ka lang ang dahilan para sa ikakasaya niya. At ang ikaapat, kapag palagi siya nagsisinungaling. Alam mo yung tipong ang dami pala niyang tinatago sa'yo at lately mo lang nalaman, hindi niya sinasabi sa'yo at kapag nahuli mo, i-deny pa niya. Ang totoong pagmamahal kasi, mga boss, dapat may tiwala ka sa partner mo. Lahat ng bagay na dapat niyang malaman ay sinasabi mo. Isa sa kahulugan kasi ng cheating ay ang pagsisinungaling. Kung nagagawa ng partner mo na magsinungaling sa'yo, hindi 100% ang pagmamahal niya sa'yo. O baka peke ang pagmamahal niya sa'yo. At ang ikalima, kapag hindi mo na maramdaman sa kanya ang tinatawag nilang unconditional love. Ito kasi yung isang sign para malaman mong mahal ka talaga ng isang tao. At kung hindi mo maramdaman ito, peke ang pagmamahal niya. Ang sarap kasing maramdaman yung unconditional love. Yung hindi niya tinitignan yung estado mo sa buhay, hindi siya tumitingin sa itsura mo, pangit ka man o hindi. Alam mo yung walang rason kung bakit kanya mahal? Iyon ang panglimang sign na peke ang kanyang pagmamahal. Kaya ikaw na nanonood, kung nasa punto ka ng ganitong relasyon, pag-isipan mong mabuti ha. Isipin mo kung worth it pa bang mag-invest ka sa ganitong tao. Isipin mo rin ang sarili mo. Huwag mo sanang hahayaang gamitin ka lang tapos kapag hindi ka na napapakinabangan at kailangan, bigla ka na lang niyang iiwanan at pababayaan na parang hindi ka niya minahal. Tandaan mo yan. God bless. Maling lalaki versus matinong lalaki. Napakaraming babae na nai-inlove sa mga maling lalaki. Simply because the wrong guy usually says all the right things. Sinabihan ka lang na maganda't mahal na mahal ka, paniwalang paniwala ka na. Mararamdaman mo kasi sa mga maling lalaki yung Ferris wheel. Akala mo pinapasaya ka niya. Hindi mo alam, pinapaikot-ikot ka lang pala. Ang mga maling lalaki kasi ay magagaling gumamit ng mga tamang salita. Tamang salita na nagiging rason para mahulog kayong mga babae. Pinapakilig kayo ng husto sa mga matatamis na salita. Sa totoo lang kasi wala naman dapat talagang masasaktang babae kung talagang magaling lang silang pumili ng matinong lalaki.
Minsan kasi basihan nila guwapo yung guy, kaya akala nila matino. Tapos kapag niloko, damay yung totoong lalaking matitino. Makinig kayo mga babae. Ang matinong lalaki hindi puro salita lang. Gumagawa iyan ng effort para patunayang malinis ang intensyon niya sa'yo. Handang maghintay at makontento sa kung kailan ka magiging handa para mahalin siya. Hindi mo mararamdamang nag-iisa ka sa tuwing andyan siya. Kaya dapat mahusay kang kumilatis ng lalaking mamahalin mo. At huwag kang padalos-dalos at magmadali para hindi ka mapunta sa maling lalaki. Masyado ka kasing mabilis maniwala sa mga pambubolang salita. Kaya sa halip na romantic sana ang love story mo, nauuwi ito sa masakit at nakakadurog na kwento. Ikaw yung pangunahing tauhang umiiyak at nasasaktan dahil naniwala ka kaagad sa mga mapanlinlang na salita ng mga maling lalaki. Tandaan mo yan. God bless. Wala na kami, boss, pero... Wala na kami, pero syempre, siya yung taong hindi ko pinagsisisihang minahal. Actually, I'm happy for that na nakilala ko siya. Sa kanya ko kasi naramdaman yung sayang hindi ko naramdaman kanino man. Oo, nasaktan ko siya o nasaktan man niya ako, but I accept that. Sa kanya ko rin kasi natutuhan na kapag pala pumasok ka sa isang relasyon, huwag mong ibubuhos lahat-lahat. Huwag mong ibibigay ang lahat-lahat. Kasi hindi lang siya yung mahalaga sa buhay mo. Dapat nagtitira ka palagi para sa sarili mo, para sa pamilya mo, para sa mga kaibigan mo, at sa mga taong totoong nagmamahal din sa'yo. Hindi man kami nagkatuluyan, pero nagpapasalamat pa rin ako. Kasi pinagtagpo kaming dalawa, bagamat hindi itinadhana. At gusto ko lang sabihin sa kanya kung nanunood man siya o nakikinig, hindi siya maling tao. Hindi ka maling tao. Sadyang hindi lang siguro kami yung para sa isa't isa. Tandaan mo yan. God bless. Hindi ka maling tao. Sadyang hindi lang siguro kami yung para sa isa't isa.